Nasa screen ang sample ng Salvame t-shirt, JD t-shirt, Gabunan hoodie. Ang mga damit na ito hindi para sa lahat, kaya hindi siya ganun kadaling makuha. Para to sa mga taong merong pinaniniwalaan. Hindi lamang sa aspeto ng kababalaghan, bagkus naniniwala sa pangarap, sarili, at igit sa lahat. Naniniwala sa ating mga sinasamba. Naniniwala na kailangan magsumikap upang makamtan ang lahat ng nais natin. Hindi lang to simpleng damit. Ito ay simbolo. Kaya hindi siya ganun kadaling makuha. Simula ngayon, kailangan na akong i-message directly sa Facebook page ng JD Clothing para maka-order. Salamat. Yan ang mga simbolo ng diwatang si Apo Adlaw. Lumitaw ang mga yan sa kanyang balat dahil kumapit na ng tuluyan sa katawan niya ang kapangyarihan ng kambal na kampilada. Wika ng hari ng mga tikbalang. Muli nilang inalalayan si Gascon para makaiga. Hindi pa nakakabawi ang katawan mo sa nangyari kanina, kaya kailangan mong magpahinga. Huwag ka munang tumayo. At isa pa, wala kang dapat alalahanin. Nandito mandirigma ng aking ama para protekta ng mga tao. Tumango lang si Gascon bilang tugon. Maya-maya ay pumasok si Ragon sa kanyang kwarto upang kausapin ang binata. Kumusta na ang kaibigan kong kalahating nimpa? Akalain mo yun. Kahit papaano pala, magkapantay ang ating estado. Wika ng prinsipe. Magkapantay? Paano mo nasabing magkapantay, kaibigan? Tanong ni Gascon. Ang mga maharlikang nimpa lang ang may kakayahan at may karapatang magparami. Kung bakit naisilang ka ng iyong ina, yon ay sa kadahilan ng isa siyang maharlika. Paliwanag ni Ragon. At dahil wala masyadong nakakaalam ng tungkol sa mga sinaunang inkanto, pinili ng prinsipeng dalhin si Gascon sa kanilang palasyo upang ipakita ang mga naitagong tala tungkol sa kanyang pinagmulang angkan. Kailangan mong magpalakas dahil isasama kita sa aming palasyo para malaman mo ang lahat ng bagay tungkol sa pinagmulan mong angkan. Wika ni Ragon. Tumangulang ang binata bilang tugon. Ilang araw din ang ginugol ni Gascon bago niya makasanayan ang presensya ng kakaibang sandata sa kanyang katawan. Muling nanumbalik ang lakas ng binata. Sa pagkakataong iyon, nahigitan niya na ang dating sarili. Isang hapon, habang nakaupo sa kanyang bakuran, dumating si Ragon. Halos nakalimutan na ng binata ang pangako ng prinsipe ng mga inkanto. O anong nangyari? Bakit hindi ka pa nakakapaghanda? Huhulaan ko. Nakalimutan mo na naman ano? Napakamot na lang ng ulo si Gascon at tumugon. Oo eh. Pasensya na kaibigan ha. Sandali lang, maghahanda lang ako. Dali-dali itong pumasok sa bahay upang magpalit ng kasuotan. Matapos magbihis ay kagad na din silang tumuloy papunta sa kaharian ng mga diwata. Laking gulat ni Gascon dahil napakaraming nilalang ang sumalubong sa kanya upang magbigay ng pugay. Teka kaibigan, anong nangyayari? Bakit sila nagpupugay sa akin? Tanong ni Gascon. Laganap na sa kahariang ito ang ginawa mo para kay Haring Dungon. At dahil doon, nakuha mo ang respeto ng mga taga rito. Kaya huwag ka nang magugulat kung may biglang luluhod sa harap mo at mag-alay ng bulaklak.
Napakamot ng ulo si Gascon. Pilit pinapatayo ang mga inkantong nagbibigay pugay sa kanya. Maya-maya pa ay dumating na si Haring Zaar, kasama ang mga kawal. Maligayang pagbabalik, Manggagamot. Ikinagagalak ng nasasakupan ko ang pagbisita mo sa Karyad. Halika sa palasyo. May nakahandang salo-salo para sa'yo. Napatingin si Gascon sa kaibigan, na nooy pasipul-sipul lang sa tabi. Talagang kahit kailan, Ragon, hindi mo mapigilan yung bunganga mo. Wika nito sa prinsipe. Tumawa lang ng malakas si Ragon. Inakbayan ng binata papasok sa kastilyo. Alam mong isang maraking karangalan ang pagpunta mo sa nasasakupan ko. Uunahan na kita, Gascon. Asahan mong isa o dalawang korwahe ng regalo ang dadalhin mo pabalik sa inyong mundo. Tugon ni Haring Zaar. Naroon sila sa mahabang mesa na punong-puno ng pagkain. Halos hindi makapaniwala si Gascon sa dami nito. At napansin ni Ragon na tila may hinahanap ang binata. Kaibigan, anong hinahanap mo? Pasensya na kung walang baboy sapag. Hindi kasi naghahanda ng baboy ang aming angkan. Dahil sa paniniwalang may dala itong masamang espiritu na maaaring makapagpasama sa katawan ng sino mang kumain dito. Napatango na lang si Gascon. Nakontento sa kung ano ang nakikita. Malaking hiwa ng karne ng usa, baka, at kung ano pang mga hayop ang hinihanda ng hari. Kasama din dito ang mga kanin na may iba't ibang kulay. Ginto, pula, itim, puti, maging kulay ube. Hindi ako kakain ng kanin niyo, kaibigan. Gusto ko pang makabalik sa aming mundo. Pabulong na wika ni Gascon. Natawa naman ang husto si Ragon sa sinabi nito. Ano bang sinasabi mo, Gascon? Walang ganon. Ilang beses ka nang nagpabalik-balik sa mundong ito. Kaya wala kang dapat ipag-alala na hindi ka makakabalik sa mundo niyo. Halika, kumain ka hanggat kaya mo. Wika ni Ragon. Hindi na pinigilan ng binata ang sarili. Ilang araw din siyang pinakain ni Aryan ng gulay. Kaya natakam ito sa karne. Matapos kumain ay nagpahinga sandali ang magkaibigan. Naupo ang mga ito sa hardin sa likod ng palasyo. Sandali lang, kaibigan. Bago ko makalimutan, may dala pala akong gaon ng lambanog. Bakit hindi mo ipatawag ang tatay mo para makipag-inuman sa atin? Wika ni Gascon. Agad namang nag-utos ang prinsipe sa isang kawal upang ipasundo ang ama. Ilang sandali pa ang lumipas. Dumating ang hari kasama ang ilang ministro. Noon lang nakita ng mga ito si Gascon, kaya hindi nila ito kilala. Tumayo ang binata upang batiin ang hari sa pamamaraan ng mga tao, ang pakikipagkamay. Laking gulat ni Gascon nang bigla siyang itulak ng isa sa mga ministrong nagngangalang Bagras. Ang lakas ng loob mong hawakan ang kamay ng hari. Sino ka sa palagay mo? Umatras si Gascon. Pinagmasdang mabuti ang ministro. Sa tansya niya ay kaedad lang ito ni Ragon. Mawalang galang na po, pero hindi na mahalaga kung sino ko. Ang tanong dito, kung bakit mo ko tinulak? Ramdam ni Ragon ang pag-init ng ulo ng kaibigan. Ganon din ang naramdaman ng hari.
Ngunit tila walang balak ang dalawang pigilan ang anumang maaring maganap. Mabilis na naglakad papunta sa kinakatayuan ni Gascon ang ministro at nagpakilala. Ako si Bagras, ang ministro ng depensa ng hari. Sino ka? Ang lakas ng loob mong hawakan ang kamay ng kamahalan. Wika ni Bagras. Tumayo ng tuwid si Gascon at hinarap ang ministro. Kung ganun, ikinagagala kitang makilala. Pero hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Bakit mo ko tinulak? Hindi sumagot ang ministro. Salip ay naglabas ito ng espada at tinutok sa dibdib ng binata. Nako po, naloko na. Bagras, malaking pagkakamali ang pagbunot ng espada sa taong yan. Sinasabi ko sa'yo, sa susunod na ilang minuto, pagsisisihan mo ang ginawa mo. Wika ni Ragon. Hindi nakinig ang ministro. Salip ay diniin pa nito ang espada sa dibdib ng binata. Hindi kumukurap si Gascon ng mga sandaling iyon. Laking pagtataka ni Bagras dahil kahit anong gawin niyang pagtulak sa espada, hindi ito bumabaon. Hinawi ni Gascon ang talim ng sandata, dahilan para magalit ang ministro. Dahil para sa kanila, isang direktang pangbabastos ang paghawi ng sandata gamit ang mga kamay. Biglang sumugod ang ministro. Laking gulat ng lahat. Lumabas sa bisig ng binata ang isa sa kambal na kampilan. Halos matumba sa pag-atras si Bagras. Hindi nito akalain na ganun kalakas na sandata ang tinatago ng binata. Hindi ba sinabihan na kita, Bagras? Kaso hindi ka nakinig eh. Gaya pa din ng dati. Naging ministro ka na at lahat. Hindi pa din nawawala ang kayabangan mo. Tumawa ng malakas ang hari. Inutusan ang kanyang mga ministro na iwanan sila. Naupo ito sa tabi ni Gascon at masayang nakipag-usap. Hindi maipinta ang mukha ni Bagras kanina. Siguradong napahiya yun. Pero nararapat lang sa kanya ang ginawa mo. Minsan kailangan silang turuan ng leksyon. Nga pala, anong sadya mo dito? Wika ni Haring Zar. May mga katanungan ako tungkol sa aking pinagmulan. Siguro naman nabanggit na sa inyo ni Ragon ang lahat. Nais ko pong malaman ang tungkol sa mga nimpa. Tumango ang hari at muling nagsalita. Bukas ang aking aklatan para sa iyo, kaibigan. Si Ragon na ang bahalang magdala sa iyo doon. Pero ipagpabukas mo na ang pananaliksik. Sa ngayon magsaya muna tayo. Masarap ang dala mong inumin. Hindi pwedeng palampasin. Matapos ang pag-uusap na yon, dinala ni Ragon ang binata sa kanyang silid na tutulugan. Laking gulat ni Gascon dahil ang kwartong ito may mga simbolo na kagaya ng nasa braso niya. Huwag kang magtaka, kaibigan. Ipinasadya ito ng aking ama. Ito ang magiging lugar mo sa palasyo. Simbolo ng lubusang pagtanggap ng mga diwata sa isang kagaya mo. Napailing ang binata dahil hindi niya inaasahang ganong kataas ang tingin sa kanya ng mga diwata. Hindi ako sanay sa ganitong pagtrato, kaibigan. Alam mong simpleng tao lang ako, di ba? Wika ni Gascon. Ngumiti lang si Ragon at naglakad palabas ng kwarto. Magpahinga ka na muna at bukas ng umaga,
Marami tayong gagawin, kaibigan. Tugon ng prinsipe sabay sara ng pintuan. Naiga si Gascon sa napakalambot na kama. Halos hindi ito makapaniwalang nararanasan niya ang ganong kasarap na buhay. Masaya si Gascon, kahit alam niyang panandalian lamang ang mga karanasang ito. Kinabukasan, maagang bumangon ang binata. Saktong paglabas nito sa kwarto ay nakasalubong niya si Ragon. O mabuti naman at gising ka na. Halika kaibigan, samahan natin si Ama na mag-agahan sa kanyang hardin. Anyaya ni Ragon. Pagdating nila sa hardin ay muling nag-cruise ang landas ni Bagras at Gascon. Muling nagkainita ng tingin ng dalawa. Ngunit sa pagkakataong iyon, sinaway na ng hari ang ministro. Bagras, magtigil ka sa kung anuman ang binabalak mong gawin. Huwag mong sirain ang agahan ko. Wika ng hari. At dahil sa kahihiyan, pinili ng ministrong umalis sa hardin. Humingi naman ng paumanhin si Gascon dahil alam nitong siya ang dahilan kung bakit mainit ang ulo ni Bagras. Wala kang dapat ihingi ng paumanhin, Gascon. Talagang mayabang si Bagras, kung hindi lang sa kanyang ama na naging heneral ng aking hukbo. Hindi ko tatanggapin bilang ministro ng depensa ang binatang yan. Sige na, kumain na kayo. Alam kong marami kayong gagawin ngayon. Wika ng hari. Matapos kumain ay kagad na ding umalis si Gascon papunta sa silid aklatan. Inakala ng binatang simpleng silid lang ito sa loob ng palasyo ng mga diwata. Ngunit laking gulat niya dahil napakalayo pala nito sa mismong palasyo. Nasa kabilang bundok pa ito. Kailangan nilang sumakay ng kabayo para marating ang lugar. Kaya pala ginising mo ako ng maaga. Hindi pala biro yung lalakbay natin. Wika ni Gascon. Hindi lang yan, kaibigan. Hindi lang basta aklatan ang pupuntahan natin. Isa itong uri ng labirinto. Kung magkamali ka, siguradong maliligaw ka at hindi na makakalabas. Kaya sumunod ka na sa akin. Dahil ako lang at si Ama ang may alam ng daan papasok at palabas ng aklatan. Tugon ng prinsipe. Tiwala naman si Gascon sa kaibigan. Kaya walang pagdadalawang isip itong sumama. Bakit ganun kakomplikado ang pagkakagawa sa aklatan, kaibigan? Ano ba ang mga nakatago sa loob ng lugar na yon? Tanong ni Gascon. Hindi lang mga aklat at kalatas ang nakalagay doon, Gascon. Ang lugar na yon ay nagtataglay ng mahalagang impormasyon tungkol sa bawat angkang nabubuhay dito sa kabilang dimensyon. Halos lahat ng lahi na maingkanto ay makikilala mo sa lugar. Kasama na ang pinagmulan mong angkan, ang sinaunang mga diwata, ang mga nimpa. Maya-maya pa ay narating nila ang mismong pasukan ng aklatan. Napakalaking gusali nito. Nanlaki ang mga mata ni Gascon dahil nakita niyang gumagalaw ang kwarto at bintana nito. Bakit naman gumagalaw yung kwarto? Parang buhay ang aklatan, ha? Nakakaramdam ako ng takot. Natawa si Ragon sa sinabi ng binata dahil ngayon niya lang narinig na natakot ang kaibigan. Wala kang dapat ipag-alala, kaibigan. Dahil alam ko ang pasikot-sikot sa lugar na ito. Akong bahala sa'yo. Basta huwag kang hihiwalay sa akin.
tugon ni Ragon. Nagsimulang maglakad ang prinsipe papasok sa mismong gusali. Gawa sa purong bato ang lugar. Kitang-kita ang kalumaan nito. Ilang hakbang pa ay narating nila ang kwarto kung saan nakatago ang lahat ng mga kailangang impormasyon ni Gascon tungkol sa pinagmulan ng kanyang ina. Napakabilis naman nating nakapasok, kaibigan. Akala ko ba mahihirapan tayo sa pagpasok dito? Tanong ni Gascon. Tama ka. Pahirapan ang pagpasok dito kung hindi mo ko kasama. Lalo na kung may masama kang tangka. Pero Gascon, sasabihin ko sa'yo, ang lumikha ng lugar na ito ay ang aking ama at ang hari ng mga nimpa, ang lolo mo. Tugon ng prinsipe. Kaso nga lang, paano ko mahanap ang mga kasulatan tungkol sa pinagmula ng aking ina? Muling tanong ni Gascon. Utusan mo ang kwarto, Gascon. Kusa niya itong ipapakita sa'yo. Tugon ni Ragon. Ipinikit ng binata ang mga mata. Sa pamamagitan ng isipan, binulong niya sa hangin ang ninanais. Ilang sandali pa ay nakaramdam ng banayad na ihip ng hangin ang binata. Kasabay nito ang halimuyak ng mga bulaklak na parang nasa kalagitnaan siya ng isang hardin. Nang idilat ni Gascon ang mga mata, nakita nito ang sariling nakatayo sa isang malawak na kapatagan. Punong-puno ito ng namumulaklak na halaman. Inikot ng binata ang tingin sa paligid, ngunit hindi niya makita si Ragon. Paulit-ulit niya itong tinawag ngunit walang sumasagot. Sa isip ni Gascon, tuluyan na siyang nawala sa loob ng aklatan. Naglakad ang binata sa malawak na kapatagan hanggang sa marating niya ang isang puno. Huminto si Gascon at piniling maupo roon. Laking gulat ng binata nang biglang magpakita sa kanya ang nilalang. Nagtakip ng mata si Gascon dahil napakaliwanag ng kasuotan nito. Mahabang panahon tayong hindi nagkita. Nasa wastong gulang ka na. At napakabilis ng panahon. Umasa kung matatagalan ka sa paghahanap ng kasagutan tungkol sa iyong pinagmulan. Idilat mo ang iyong mata, Gascon. Tignan mo ang wangis ng lahing iyong pinanggalingan. Napaangat ng tingin ng binata dahil pamilyar sa kanya ang boses nito. Nay! Nay! Ikaw ba yan? Tanong ng binata. Unti-unting napalong ang liwanag. Nakita ni Gascon ang isang pamilyar na muka. Bagaman sanggol pa lang nang iwanan siya ng ina, sariwa sa binata ang wangis nito. Isa sa pambihirang kakayahan ng mga nimpa ang maalaala ang mga bagay na nangyari o nakita nila kahit wala pa silang buwang. Tama ka, Gascon. Patawarin mo sana ako kung iniwan kita sa pangangalaga ng iyong ama. Alam kong masakit ang nagawa ko. Naging mahirap ang buhay dahil wala ako sa tabi mo. Wika ng ina ni Gascon. Hindi nyo kailangang humingi ng kapatawaran. Pinaliwanag sa akin ni tatay ang lahat. Magigang dahilan kung bakit nyo ko iniwan sa kanyang pangalaga. Hinawakan ng kanyang ina ang mukha ng binata. At sa hindi malamang dahilan, rumihistro sa isipan ni Gascon ang pangalan nito. Zakaya.
Yan ang pangalang binabanggit ni tatay nung bata pa ako. Ang sabi niya, wag na wag ko daw kakalimutan dahil yon ang pangalan ng aking ina. Ang pangalan po ninyo. Napangiti si Zakaya at niyakap ang binata. Kay tagal kong hinintay ang pagkakataong ito, Gascon. Gusto kitang mayakap. Ngunit hindi ako maaaring magpakita sa mundo ng mga tao. Wala akong pisikal na katawan sa lugar nyo. Wika ni Zakaya. Bigla namang sumagi sa isipan ni Gascon ang kanyang katanungan. Maaari ko po bang malaman kung paanong naubos ang angkan ng mga nimpa? Ang lahi po natin. Tanong ng binata. Pinaliwanag naman ito ni Zakaya. Ayon sa kanya, 1,000 taon na ang nakakaraan nang sumiklab ang isang malaking digmaan. Tao kontra inkanto. Sa pamumuno ng mga mangkukulam, nagawa nilang matunton ang kariang pinagtataguan ng mga nimpa. At dahil ng mga panong iyon, sila ang itinuturing na pinakamalakas. Pinili ng mga mangkukulam na unahin ang kanilang lahi. Hindi nagawang lumaban ng mga nimpa dahil sadyang napakalakas ng lahi ng mga mangkukulam. Nagapi ang kanilang sandatahan. Maswerte ang ama ni Zakaya dahil nakatakas ito bago pa man tuluyang maubos ang kanilang mga sundalo. Nagtago ang pamilya ng kanyang ama sa isang yungib sa loob ng mahabang panahon. Hanggang sa isinilang si Zakaya, nabuhayan ng pag-asa ang mga natitirang nimpa. Dahil isang babae ang naging anak ng hari, may kakayahang magparami ang mga babaeng nimpa, lalo na kung mula sa maharlikang angkan. Mahabang panahon ang lumipas. Natapos ang digmaan, muli ay nagkaroon ng kalayaan ang mga nimpa upang lumabas mula sa kanilang pinagtataguan. At dito inatasan ng kanyang ama si Zakaya na maghanap ng mapapangasawa mula sa angkan ng mga diwata. Ngunit sa kasamaang palad, wala sa mga ito ang nais tumanggap ng kanyang pag-ibig. Tanging ang taong nagngangalang Rodolfo ang nagbigay sa kanya ng kakaibang pagtingin. Alam ni Zakaya na mahigit na ipinagbabawal sa kanilang lahi ang umibig sa isang mortal dahil ang magiging anak nila. Isang abominasyon. Isang taong may kapangyarihan na nagmumula sa mga nimpa. Sa kabila ng pagtutol ng mga magulang ng dalaga, sumama ito kay Rodolfo. At dahil walang pisikal na katawan ng dalagang inkanto, pinili ng binatang mamuhay sa mundo ng mga inkanto. Nang isilang si Gascon, muli na namang nagkaroon ng kaguluhan. Natunton ng mga mangkukulam ang kinaroroonan ng mga nimpa at isa-isa silang pinagpapapatay. Ito ay sa pamumuno ng ama ni Moreno. Sa kasamaang palad, napas lang ito sa laban ng ina ni Gascon. Nasa 8 gulang na si Moreno, kaya nagtanim siya ng galit sa lahat ng inkanto, lalong-lalo na sa mga nimpa.